If you guys are planning to accumulate more money in the future, you might as well understand kung ano mo ng level of relationship meron ka with money, the money. Wala naman pagkakaiba yung relationship with money tsaka yung relationship natin sa tao. Number one is yung one night stand. Ito yung tipong kakasahod mo lang ngayon, tapos bukas, hindi na kayo. Kasi one night stand lang siya. Dumaan lang sa'yo yung sahod mo, pagkatapos nung first, nung salary day, pinambayad mo na siguro or kung saan-saan mo dinala si money, and so, the following day, wala na. Hindi na kayo ulit magkakalala. Another type of relationship is yung FUBU. Pagdating kay money, ang version naman nito ay yung one-day millionaire ka. Let's say, you earned a commission of 10,000 o kaya dumating yung sahod mo ng itong A15, di ba? Yung FUBU is one-day millionaire, you spent it all. Yung parang nangyayari sa FUBU, after mo lang ma-release yun, parang si money, inirelease mo lang, and that's it. Ano na mangyayari sa susunod? Pwede kontakan na lang kayo kapag meron na ulit. Next one is friends with benefits. Umaasa kayo dun sa benefits that you get with each other. And in most cases, wala ka talagang commitment na binibigay. Hindi kayo exclusively dating ni money. Well, for some people, ganyan yung treatment or yung type of relationship ninyo with money. You know na it's not going to give you a lasting relationship. Eventually, you'd have to look for another person to have a relationship with. And then, next, medyo nagkakaroon na kayo ng understanding. Ibig sabihin, you know how to spend it, o kaya minsan naramdaman mo na bilis maubos ng pera, yun naman yung mutual understanding with money na stage. Yun yung time na, you know, yung buying power ng money, and then naiintindihan mo na rin kung paano siya kumilat kahit paano, and then may magbibigay sa'yo, o kaya sasahod ka, parang you're having fling with money. Kasi nga, ito yung time na you really wanted to know the person, and so you wanted to get out and go on a date once in a while with money. Next, long distance relationship, also known as LDR. Parang ang layo-layo ni money. Parang nasa ibang bansa si money na hindi mo makontrol, hindi mo alam kung anong nangyayari kay money sa araw-araw. Mag-uusap na lang kayo once in a while. And then eventually, mag-die down din yon. O yun na, may problema na. So ganun din yung relationship with money. Then the next one is yung tipong pang long term. Yung siseryosohin, yung dadalin sa harapan ng dambana. Merong engagement stage naman with money. Yung tipong malalim na yung understanding nyo, you've been in a relationship for a long time, and at the same time, since you know each other, may iba na kayong plano ni money. Ang plano nyo is to buy a house, buy a car. Ultimately, we would like na makasal tayo with money. And quick disclaimer, hindi porkit pinag-uusapan natin si money being the money at pinag-uusapan din natin yung relationship, I'm not recommending na gawin nyo talagang parang totoong tao si money na gusto nyong pakasalan. Siya na yung your all and be all. And mali din yung relationship type na yon. So be careful when you're dealing with money as well. So, meron din tayong tinatawag na toxic relationship with money. Yan yun yung tipong, ito yung stage na baon ka na sa utang. Tipong hindi mo na alam kung anong mangyayari sa'yo. Yung tipong lahat ng taong makasalubong mo o kaya makatabi mo, ang tanong mo sa kanila ay, pwede mong utang. Toxic relationship na yung tawag doon. Kasi hindi mo na alam eh, hindi mo na control yung sitwasyon doon sa relasyon nyo ni money. Ito yung stress level mo ang taas-taas na. Where we are trying to be at in terms of relationship with money is yung healthy relationship. Ito yung time na kada kilos ni money, alam mo kung saan siya pumupunta. Alam mo kung anong schedule niya for the day. Yan yung magandang relationship that we should be in. Pag payday, aba, hindi naman lumalabas agad si money. Kapag alam niyang payday to day at i-distribute mo kaagad siya, hindi mo man lang pinainit sa kamay mo. Ang mindset ni money is, ah, ganun. Kakadating ko lang dito, pinapaalis mo na ako. Maghahanap talaga ng iba yan. And that's a reality of life. Again, si money and the money that we're talking about are just the same. Parallel yan. Pag hindi mo siya binigyan ng importansya, eh talagang maghahanap po talaga ng iba yan. And we don't want that. Ito yung maganda kay money. Talagang he's a rewarding type of partner. Kapag si money naramdaman niya na, uy, inaalagaan ako, mahal ako talaga nito,
Hindi niya ako pinapakawalan basta-basta. Hindi niya rin ako pinapabayaan. Hindi siya one-day millionaire. Hindi din siya pang one-night stand. Pang serious type of ka-relationship pala talaga siya. So ang gagawin ni Manny, papasok yan sa investment. At ang sasabihin niya sa mga barkada niya, uy tara, mag-invest tayo together. Palaguin natin yung relasyon na to. Yan yung time na bibigyan ka ng bahay. May pa-kotse pa, may pa-steak si Manny. May pa-shopping si Manny. Yan yung type of relationship that we're hoping to have kung maganda talaga yung relationship mo with Manny. If you found this video helpful, please like, subscribe, and follow us. For your personal transformation, we are on Facebook, YouTube, and TikTok. Elevate your life. Transform!